Saan punta? Hi! So ngayon po ay pupunta po tayo ng shooting po natin ng hosting for CFO Today. There's so many things na exciting happening during the production, pero one of the main parts I'm excited and thankful about is syempre nagkakaroon po tayo ng mga bagong experience and stories and lessons, at alam ko pong maraming makaka-relate yun. Anyway, see you all later! Ang bilis, diba? Kasing bilis ng taon na parang kailan lang ay wini-welcome pa po natin ang 2021, but it's already the month of August at medyo malamig pa rin naman po ang panahon, at ganito rin kabilis na we're on the fourth month of CFO Today already, at napakarami pang aabangan this week like these stories. Oops! Kita-kits po sa pagbabalik ng CFO Today! Love life. Yan ang madalas nating naririnig na tanong kapag ang usapan ay kung ano ba ang dapat i-prioritize at anong dapat i-give up ng isang tao. Ano nga bang dapat nating piliin? Halina at alamin natin ang sagot at maging inspired today mula kinakapatid na Ellender at kapatid na Pinusa mula sa distrito ng Zambales North na madaming taon ng happily married, parehong successful sa career, at masisiglang may tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Gusto ko to. Let us all watch this. Nagkakilala po kami ni Kavenos sa lokal po ng iba. Actually po, ako ang nagpilit na makilala siya. Through sa kanyang mga magulang. Sa tagal po, halos di ko na matanda kung niligawan siya. Pero halos sa mga 3 taon, niligawan ko po siya. Yun. Natatandaan ko po. Kasagsagan po nung Mount Pinatubo bago nag-major eruption. April 12 po yun. Nung sagutin po niya. Ako, tama po. Natatandaan po pala niya. Nako, Brad. Pag nagkamali ako ng sagot, baka mamaya magduda po siya. June 1st po, nung kami po ay ikinasal. Siyempre po, yung unang taon, hindi maiwasan, nandiyan yung period of adjustment na tinatawag po. Dumaan din po kami sa ganyan kasi yan yung karaniwan na pinagdadaanan ng mag-asawa, yung adjustment sa isa't isa. Sa pagtutulungan po namin dalawa, ito po, umabot po kami sa ganitong edad.
Dahil po sa nature ng trabaho po namin, siya ay isang nurse na nagtatrabaho sa provincial hospital at ako naman po ay municipal engineer dito po sa bayan ng Masinlo. Actually, wala naman pong masyadong suliran. Yun lang po, ang oras namin ay talaga limited lang para sa isa't isa. Yearly po, talagang sinisikap namin mag-asawa na during summer, lumalabas po kami. Kasi yung po yun talagang pinakabanding po namin. Sa panahon po na kaming dalawa ay magsama sa off-duty kami, parihas, ginagawa po namin quality yung time namin para sa isa't isa. At tigit sa lahat po, di namin nalilimutan yung siyasagawa naming family hour at yung panata ng sambahayan namin. Meron pong aktibidad ang buklod na kapwa namin dinaluhan. Yung pong gulayan sa bakuran. In-apply po namin yan, kaming mag-asawa, sabay kaming nagtanim sa bakuran namin. Masarap na nagkaroon kami ng banding pa. Kaya naman po, hinihikayat po namin, yung mga kasama po namin na sa kapisa ng buklod, na makiisa po sa mga aktibidad, ginawang mga schedule, lalo na po yung mga pagpupulong po ng buklod. At isa pa, my dear Everderis wife, wala po akong nakitang inilunsad na aktibidad sa kapisanan na hindi pinakinabangan. Lahat po ng aktibidad na pinagtibay ng pamamahala, lahat po ay pinakinabangan. Sa tamang panahon, pinakinabangan po lahat. Kung papano po noon, ganun pa rin po kami hanggang ngayon. At sa darating pa po, ayon pong tiwala, palagi po kaming mananalig sa Ama. Tudo po, mahirap po pagsabay ng trabaho, ang tungkulin. Pero po alam namin, dahil sa tulong at awa ng Ama, tiyagam po siya, inagabayan po niya kami. At sa kanya po namin inilalagak ang lahat. Ang hanap buhay po na namin ay ginagawa namin dahilan para lalo kaming makatupad. Biyaya po ng Diyos ang hanap buhay para lalo nating matupad ang ating tungkol. Kaya lalo kaming nagsisigaw para matugunan ang aming mga pananagutan sa kanya. Pangunahin po kasi namin ang pagtupad namin ng aming pangkat. Dahil inilagak na po namin ang aming pag-asa sa ating Panginoon Diyos. Ang pamilya namin, ang tungkol namin, ang buhay namin, nakatutok ang aming paningin sa mga biyayang darating sa kanya. Isang malaking check! Hindi career o love life ang dapat natin ipagpaunang piliin. Nalaman natin mula sa kwentong ito na ang pagtupad natin ng ating tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo ang dapat nating maging prioridad. Dahil ito ang maging daan upang maging matagumpay tayo sa paghahanap buhay at sa pagmamahal. Sana'y naging inspired tayo kasi ako, hashtag inspired today to the highest level! Ako po si kapatid na Jam sa Gilayan at abangan ang iba pang inspiring things dito sa CFO Today! Good day po sa lahat ng aming mga ka-CFO Today! As the saying goes, showing gratitude is one of the simplest yet most powerful things human can do for each other. And for today's story, ating alamin mula sa mga kapatid natin sa distrito ng Cagayan West ang kanilang sinagawang aktibidad para sa mga may tungkulin.
Welcome to Claveria, Cagayan, kilala sa tawag na Coastal Paradise of the North dahil sa ang lugar na ito ay nabiyayaan ng magagandang baybayin at kulay asul na karagatan. Ang Claveria, Cagayan ay nasasakop ng distrito eklesyastiko ng Cagayan West. At dito rin sa mismo na munisipalidad ng Claveria natin matatagpuan ang lokal ng Mabnang kung saan mayroong aktibidad na tribute to all the church officers. Hello po mga kapatid, ako po ang kapatid na Lorenzay sa Obanya, kabilang po sa Kapisanang Kaliwa. Ngayon po sa araw po na ito ay magbibigay po tayo ng gawad sa mga natatanging may tungkulin dito sa lokal na ito. Tara na po at simulan na po natin ang ating pong aktibidad. Kasama po natin ngayon ang kapatid na Teodoro. Hello po mga kapatid. Ako po si kapatid na Teodoro Balanay Jr. kabilang sa Kapisanang Buklod. Ako po ang Pangulong Buklod sa aming pong lokal. Ako po ay nagagalak at natutuwa sa pagkakaroon ng programa sa aming lokal na pagkilala sa mga may tungkulin ngayong kaarawan ng Iglesia ni Cristo sa kanyang 107th anniversary. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid ni Eduardo V. Manalo sa kanyang pagpapatibay sa mga ganitong aktibidad. Ito po ay lubos na nakakapagpasigla at nakakapagpatibay sa aming mga may tungkulin. At ito po ang aming magiging katibayan ng loob at kalakasan kahit po may pandemya upang ipagpatuloy po namin ang aming tungkulin anuman po ang mangyari sa aming buhay. Maraming salamat po at happy 107th anniversary po sa ating lahat. Ayan, congratulations po kapatid na Teodoro. Ayan po, magpatuloy lang po tayo sa pagpapakasigla sa pagtupad po natin ng ating mga tungkuli. Hello po sa inyo. Hi po kayo sa mga viewers po natin. Hi po, ako po si Lucy Tadilong sa Kapisanang Buklod po ng lokal ng Mabnang. Ito po ako ni Gatunesa. Ang hindi ko po makakalimutan na ating karanasan sa ating pansyapan. Minsan po, may panata na kami sa malaki ko sa kasalanan, tungkol ko sa kasalanan. Bumaha po, doon po sa aming dadaanan, wala pong makadaan na sasakyan ng mga limang metro po ang layo ang dadaanan namin. Saka oras po ng alas 7 po ng gabi ang aming pagpapanata. Kaya alas 6:30 pa lang po nalindunan po kami naglalakad hanggang marating po namin ang kapilya. Para pagparin namin po ang aming tungkulin na aming pagpapanata at aming mga tungkulin na pagkagap mo. Kaya maraming salamat po sa Ama. At kahit ano po ang pagsubok, ano po ang kahirapan na aming dinadaraanan, napagtatanggumpayan po namin dahil po sa tulong ng ating Panginoon. Maraming salamat po. And po, maraming salamat po, Kalus. Tunay pong nakaka-inspire po yun pong pinagdaanan po natin. Ano po natin, nagpapauna po natin ang ating pong tungkulin sa gitnaman po ng mga liganig, mga pandemya po, mga problema po na ating pong nararanasan. Sa lahat po ng mga kapatid na gusto pong magkaroon po ng tungkulin, ay ipagpanata po natin ito sa ating Panginoong Diyos. At nakatitiyak po kami na yun po, tungkulin po na nais po ninyo ay ibibigay po sa atin ng Panginoon Diyos. Sa lahat po ng mga kapatid po na mga may tungkulin sa iba't ibang panig ng mundo, ay nagpapasalamat po kami sa inyo pong kasiglahan sa pagtupad po ninyo ng inyong mga tungkulin. Ayan po, hanggang sa muli po at ako po muli ang kapatid na Lorenzay sa Obanya mula po dito sa Distrito Eklesyastiko ng Cagayan West. And this is our story. Maraming salamat po sa mga kapatid nating may tungkulin sa distrito ng Cagayan West.
for sharing with us your activity today. Once again, ako po ang kapatid na Hani Ramirez for your story today. Breakfast man o merienda, naku, hindi po kami maubusan yan, mga ka-CFO today. At alamin natin kung ano nga ba itong inihanda ng mga kapatid mula po sa distrito ng Marinduque na talaga namang kanilang pinagmamalaki, ang Saludsud Pancake. Nakakagoto naman yan. Dito lang yan sa This Is It! This Is It! This Is It! Let's watch this. Kamusta po mga kapatid? Welcome po kayo dito sa aming distrito, ang distrito ng Marinduque. Ang Marinduque ay itinuturing na puso ng Pilipinas. Kaya naman hindi nakatakatakang nasa puso rin ng mga Marinduqueños ang pagluluto ng mga pagkaing tanging dito lang sa aming probinsya makikita. Natikman niyo na ba ang Saludsud Pancake? Kung hindi pa, kami ang bahala sa inyo. At dahil dyan, ituturo namin sa inyo ngayon kung paano ito lutuin. Kasama ko po sina kapatid na Carlo Montesilio at Joshua Aurena, mga kapatid na kabilang sa kapisan ng Kadiwa at masiglang mga may tungkulin dito sa lokal ng Makawayan, distrito ng Marinduque. Excited na ba kayo? Kung oo, hamos na at gawin na natin! This is it! Ang saludsod ay kaniniwang likha mula sa kamoting kahoy, balinghoy, uube. Subalit dahil ang probinsya ng Marinduque ay mayaman sa arurut o uraro na isang uri ng root crops, pinairan ng mga Marinduqueño ang kanilang creativity at ginamit ito bilang main ingredient sa paggawa ng Saludsud Pancake. Here are the ingredients needed in the making our saludsud. 1 cup of arrowroot starch. 1 cup of sugar. 1 cup of grated young coconut. 1.5 cup of water. 1 teaspoon of margarine. And 1 medium-sized egg. Mix the arrowroot starch and sugar in a bowl. Add the egg and continue mixing. Add water and mix well until slightly lumpy. Add the young grated coconut in the mixture and mix well. Once we have the right consistency that we need, we can now start cooking. Heat the pan. Put 1 teaspoon of margarine. Pour part of the mixture in the pan. Cook the saludsud in medium heat until bubbly. Flip the saludsud. Remove from the pan once cooked and serve. Bata pa lang si kapatid na Carlo at Joshua ay marunong na sila magluto. Kaya naman tunay na nasa puso rin nila ang pagluluto. At alam nyo ba na hindi lamang sila sa pagluluto magaling? Masipag din sila pagdating sa mga pagtupad at pakikiisa sa lahat ng aktibidad na isinasagawa sa loob ng Iglesia ni Cristo. Mapa-CFO activities man o mga gawaing pagpapalaganap. Ready to serve na po ang ating saludsud pancake. Tara, tikman na natin! Bukod sa saludsud pancake na pagkaing patok at ipinagmamalaki ng mga Marinduqueño, marami pang mga putahe at panghimagas ang dinarayo ng mga turista mula sa kabilang ibayo dito sa aming probinsya. At sana kapag bumalik na ang lahat sa dati, magkaroon po kayo ng pagkakataong bumisita rito at tikman ang mga putaheng produkto ng malilikhaing kamay ng mga Marinduqueño. Muli, ako po ang kapatid na April Joy Amagturo at atid namin si inyo ang nakakaaliw na kwentong pagkain dito lang sa This Is It! Thank you.
nga ba ang favorite late night snack nating mga Pilipino? Well, for some of us, it might be balut. Pero alam nyo ba kung gaano kahaba ang prosesong pinagdadaanan nito bago ito ibenta? Well, ako, excited akong malaman kaya sana kayo rin. Kung kaya ng ating kapatid mula sa distrito ng Isabela South na pumasok sa ganitong industriya, kaya nyo rin yan. Kaya, karirin nyo na yan! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si kapatid na Severino Sanchez. Isa po akong buklod sa lokal ng Kalaokan, distrito ng Isabela South. Ako po ay mayroong poultry farm. Mayroon din po akong balutan. Isa po ako sa nagsusupply ng balut dito sa aming bayan at maging sa mga karatig na lugar tulad ng Cordon, Difun, Kabarugis, Aglipay, hanggang sa Madela Quirino po. Mahigit 10 taon na po ako sa larangan ng ganitong hanap buhay. At dito, masasabi ko po na walang instant na pag-asenso. Nagsimula po ako sa maliit. Nagtiyaga po ako para po sa aking pamilya. Yan, nag-start po ako na naggawa ng salted egg, yun po ang tinatawag na red egg. Ngayon, maganda po ang naging resulta. Dumating po yung panahon, may mga naghanap na rin naman po sa akin ng balut. Pinag-aralan ko na maggawa ng balut. At maganda naman po ang naging takbo. So, yun ang naging karagdagan na pinagkakakitaan. Hanggang sa ngayon po, maganda ang kinalabasan. Alam niyo po, ang natutunan ko sa ganitong larangan ng hanap buhay ay ang isang pagiging matyaga. Sapagkat ang pagpaproseso po ng balut ay umaabot sa 15 hanggang 18 araw bago ma-produce ang balut. Alinsabay po ng pag-unlad ng aking hanap buhay, umunlad din po ang aking tungkulin. Ngayon po ay isa po akong Pangulong Diyakono. Bilang isang Pangulong Diyakono po sa aming lokal, nais ko pong maging good example sa mga kapatid, lalo na sa mga katulad kong nasa kapisan ng buklod, sa pakikipagkaisa po sa mga aktibidad sa loob ng iglesia. Bilang isang buklod at pangulo ng aking sambahayan, naging daan po itong aking business para maturuan ko ang aking mga anak na maging masipag habang matiyagang naghihintay sa pag-unlad. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Karirin nyo na rin ang pagiging balut producer. Kung kaya ko, kaya nyo rin. Kaya karirin nyo na yan. O mga kapatid, ready na ba kayo na maging balut producers? Kung kaya ng ating kapatid, kaya nyo rin yan. Kaya, karirin nyo na yan! I'm Ka Harmony Adyao and you're watching CFO Today! Ano natutunan mo sa pinaparad mo? Marami ako natutunan! Marami ka bang time? Pero seriously, isa sa pinaka natutunan ko is yung magkaroon ng patience. Hindi lahat ng bagay kaya natin madaliin, may tamang pagkakataon at panahon para maging successful tayo. Ayan! Next story na! Ash muna! Hello, everyone! It's another day and another episode of your quick entertainment break every afternoon here on CFO Today. This is The Breaktertainment. We just celebrated the 107th anniversary at alam naming bakas na bakas pa rin sa inyo ang saya. Kaya naman kahit na dadalas ang pagbuhos ng ulan at lumalamig ang lagay ng panahon, patuloy pa rin kami mag-atid sa inyo ng happiness at live performances. Kaya naman i-roll na natin yan 'cause this is your day.
At mula sa distrito ng Mindoro Oriental, mapasingalong sa pagkanta ni kapatid na Aya ng ISC Original Music na I'm Proud to be Iglesia ni Cristo. Ako po si kapatid na Aya Trisha Rivera mula po sa lokal ng Barsinaga, distrito po ng Mindoro Oriental. Ako po ay kasalukuyang mga awit, TSV po, kalihim at pangulong kadiwa po sa aming lokal. Bata pa lamang po ako nang makakitaan na po ako ng aking mga magulang sa hilig po sa pagkanta. Kaya naman po, nung nagkaroon po ng aktibidad na Song of Faith, Love and Hope, ay sinali po ako nila upang doon ipakita ko po kung ano ang aking kakayahan sa pagkanta at lalong higit ay maipakita ang pakikipagkaisa po sa pamamahala. Sa araw-araw ng ating pamumuhay, ang amay lagi sa ating nagkatunghay, na naliligtas sa nakaalalay, namamalagi siyang sa atin ay gabay. Sa maraming tagumpay ng iglesia, tayong lahat ang saksi at nag-iisa. Mayroon mang kumuusik at kumakaaway, pero ang Diyos ang nagbigay ng tagumpay. Dapat tayong mapagkatata sa pagsubok, huwag matutuwag. Panghawakan natin ang kahalalan, huwag ikahihiya kailanman. I'm proud to be Iglesia ni Cristo. Ikinararangal ko, proud to be Iglesia ni Cristo. Ipamamalaki sa mundo. Proud to be Iglesia ni Cristo. Yes, proud na proud kaming mga Iglesia ni Cristo. Right, Ate Aya? Hello po dyan. Hello po. Magandang hapon po. Wow, ang galing-galing naman ng Ate Aya naming kumanta. Kamusta po ba kayo dyan sa distrito po ng Mindoro Oriental? Mabuti po naman ang kalagayan namin dito sa Mindoro Oriental, Ka-Krishel. Yan, gusto naming marinig natin na okay ka dyan, lalo na ngayon na panahon ng tag-ulan, di ba? At bago namin na ipagpatuloy yung ating pagtatanong sa'yo, Ate Aya, pwede ba mapakilala ka muna sa ating mga manunood? Opo, ako po si kapatid na Aya Trisha Rivera po, mula po sa lokal ng Barsinaga, distrito po ng Mindoro Oriental. Ako po ay kasalukuyang yung mga awit po. Si Ate Aya po ba ay AK or OK? Hindi ko po alam. Ayan, okay po, pag... okay. Yan, ulit. Si Ate Aya po ba ay AK, available kadiwa, or OK, occupied kadiwa na? Okay po. Oh, kaya naman pala inspired kumunta si Ate Aya. Ate Aya, bakit ba yung Proud to be Iglesia ni Cristo ang napili mong kantahin sa amin today? Ito po yung napili kong kanta dahil po sa 107 taon po ng Iglesia na kahit marami pong pagsubok at ng usig ay patuloy pong nagtatagumpay. Kaya naman po, proud po ako na ako ay Iglesia ni Cristo. I agree with you, Ate. And how does it feel na makapag-perform live here on CFO today? Sobrang saya po at nakapag-perform po ako sa maraming kapatid po na nakasubaybay po ngayon. At para maging mas masaya ka, Ate Aya, syempre hindi kami papayag na hindi mo masubukan ng ating challenge dito sa Break Entertainment, ang tinatawag nating Break the Record. Are you ready to break the record, Ate Aya? Yes po, I'm ready na po. Okay, I have here my timer po ah. When I say go, mag-start ka na po. Okay, in 3, 2, 1, go! Break.
Alright. Okay, 18 seconds. Ayan. Okay lang yan, Ate Aya. Okay lang yan. Kahit hindi mo na-break ang ating record. Ang mahalaga, nag-enjoy ka. Nag-enjoy ka ba? Yes po. Nag-enjoy po ako. Sobra po. Ayun. Thank you so much, Ate Aya, for sharing your talent here on CFO Today. And bago tayo matapos, bibigyan kita ng chance na babati ang mga gusto mong batiin. Binabati ko po ang aking mga magulang dyan po sa lokal ng Barsinaga. Ang aking pong nanay na si Juliet Rivera po at ang tatay ko po na si Samuel Rivera at ang aking mga kapatid at mga kamakaawit ko po sa lokal. Binabati ko po kayo at ang lahat po ng kapisa ng Binhi at Kadiwa. Thank you so much, Ate Aya, and kamusta niyo po kami sa lahat ng mga kapatid natin dyan sa distrito ng Mindoro Oriental. Mag-iingat po kayong lagi, lalo na po ngayong panahon ng tag-ulan. Thank you po! Diyan ka lang. Wait, antayin mo nang matapos yung shoot. Kunti na lang to. Last spill na lang. Okay. Kaya mo talaga may kausap eh. No, wala naman eh. Opo, tama po kayo. Hindi lang po ako dito sa Break Entertainment uma-acting dahil uma-acting din po ako sa ating mga ibang sebse film na pinoproduce ng INC or ng Iglesia ni Cristo. Kaya naman sasamantalahin ko po ang pagkakataong ito. Pasalamatan po ang lahat ng mga nakapanood ng sebse film Landas ng Buhay special episode na Sandata. Yay! At sa mga hindi pa po nakapanood dito, pwede niyo pa po itong mapanood sa sebse Facebook page at INC TV YouTube channel. Thank you so much po sa inyo lahat, mga kapatid. Tuloy-tuloy pa rin po ang kantahan, tahuanan, kwentuhan at actingan dito lang sa quick entertainment break niya tuwing hapon sa CFO Today. Again, this is Sister Kershal Manday. See you tomorrow! Thank you so much po for being with us this Monday, and remember that you can watch the replay of our episodes on our official Facebook page and YouTube channel at mamaya naman po INC News Live at 6 p.m. Share this episode using our hashtag for the week, CFO Thankful Today, and always be inspired by Christian living here on CFO Today!